Mga ka-taste buds, meron kaming bagong recipe na i-share sa inyo na siguradong magugustuhan nyo. Kaya tara, samahan nyo kami lutuin to. Let's go! Ito mga ka-taste buds, ang mga ingredients na gagamitin namin sa pagluluto ng napakasimple at napakasarap na chicken recipe. Ito yung manok na gagamitin namin. Ang hiwa nito ay adobo cut. At gagamit din kami dito ng sibuyas, bawang, kamatis, at saka paminta. Nagamit din kami dito ng sili. So hindi muna namin ito i-slice. Okay na muna yung ganyang buo. Mas masarap din naman yan kapag inilutong ganyan. At gamit din kami dito ng mangtomas. Meron pa kaming sumobrang mangtomas. Kaya ilalagay natin yan dito sa napakasarap na recipe. Kaya pwede natin itong simulang lutuin. So ito mga ka-taste buds, maglagay muna tayo ng mantika. Pinainit muna namin ang kawali bago namin nilagyan ng mantika para mas mabilis itong uminit. Ayan, painitin muna natin ito. So ito mga ka-taste buds, mainit na ang mantika. Ngayon naman pwede natin ito simulang lutuin. Gisa muna natin ang bawang. Depende na sa inyo kung ano gusto nyo unahin, kung bawang o sibuyas, depende sa inyo yan. Then pwede natin pagsabayin itong kamatis at saka sibuyas. Then lagay natin itong apat na sili. Sa sobrang init ng mantika, napakabilis na gisa ng ating bawang, sibuyas, kamatis. Sobrang bango. Nga pala mga ka-taste buds, maglalagay tayo dito ng ng toyo at saka ng suka. So hindi ko na ipakita kanina. So pwede na nating ilagay ang ating manok ngayon. Lagyan natin ng paminta. Lagyan natin ng toyo. So yung dami ng toyo is huwag naman masyadong napakadami. Okay na siguro yung mga 2 tablespoon. And then kung 2 tablespoon ang inilagay nating toyo, maglalagay naman tayo ngayon ng 1 tablespoon ng suka. So sa pagkakataong ito, pwede na natin itong haluin. Medyo mainit yung ating kawali. Napakaganda ng pagkakaluto. Ayan. And then next step na gagawin natin dito, ayan, pakuluan muna natin to bago natin ilagay yung hindi, maganda ilagay na din natin. Total ito namang mangtomas na to, ito yung ang flavor nito ay siga. Wow, hot and spicy. Ayan, nilagyan ko na rin to ng tubig kasi konti na lang yan. So para para mas dumami, nilagyan ko na rin ng tubig. Lagyan na natin lahat yan. Diba't napakagandang idea sa pagluluto nito? Chicken mangtomas. Mamaya pagkulo nito at luto na ang manok, pwede natin yung tikman. So ang punto ngayon sa pagkakataon ito, hindi pa natin pwedeng tikman ito dahil hindi pa luto ang manok, dahil sariwang-sariwa pa yan. So kapag luto ang manok, doon natin yung titikman. Titingnan natin kung mag-a-adjust tayo ng alat o magdadagdag tayo ng asukal. Kasi itong ating mangtomas ay may halo na rin yung asukal. So kung sa tingin natin na napakaalat ng ating sarsa, na magiging sarsa, magdadagdag tayo ng konting asukal. Huwag naman yung sobrang dami. So sa ngayon, dahil nahalo na natin yan, tatakpan muna natin ito at pakukuluan natin. No? Pakukuluan natin ito ng 20 minutes. So kapag naka 10 minutes na, hahaluin muna natin ito, then another 10 minutes ulit. So yung purpose nung hinalo natin 10 minutes para hindi dumikit sa ating kawali. So ito mga ka-taste buds, naka 10 minutes na. Ayan, tinan nyo naman maigi. Yung pinakasabaw, nagiging medyo malapot na siya. No? So ang gagawin naman natin ngayon is hahaluin natin ito. O tinan nyo, hindi siya nanikit. So ayan. Kasi ito, itong niluluto natin ngayon is medyo matutuyuan yung sabaw na yan. Hindi naman tayo, hindi tayo maglalagay ng maraming sabaw na katulad nito. Patutuyuan natin yan. Pero bago natin gawing patuyuan yan, syempre kailangan muna natin tikman yan. So kapag naka 10 minutes na uli, pwede na natin tikman yan. So continuous ulit natin ito na pakukuluan. Kaya natin ginawa to is para maiwasan natin yung pagdikit ng ating niluluto dito sa ating kawali. So ayan. Takpan muna ulit natin. At pakuluan ulit natin ito ng 10 minuto. Pag 10 minuto na tulad na sinabi namin kanina, is titikman natin yan. Ito mga ka-taste buds, naka 10 minutes na uli. Ayan. Ngayon, haluin natin ito. Gamitan natin ito dahil medyo mainit ng kawali. Ayan. Kung napapansin nyo, medyo dumikit din siya. Pero hindi naman talagang dikit na dikit. At kung napapansin nyo, yung ating sabaw is sarsa na lang siya. Hindi na siya katulad kanina na sabaw. O, di ba yan? Sarsa yan. Napakasarap. Ngayon, titikman natin, syempre. No? Titikman muna natin to. Para alam natin kung ano yung idadagdag natin.
Kung kulang sa alat, pwede tayong magdagdag ng asin. Yan. Kung kulang naman sa tamis, pwede tayong magdagdag ng asukal. Depende sa inyo. Tikman natin. Sa totoo lang, mapapangiti ka sa sarap. Bagong recipe, gamit ang mantomas. Ihalo sa manok. Talaga namang sobrang sarap. Diba? So, kasi diba naghahalo tayo minsan ng ano, na UFC banana ketchup sa ating mga ano, sa ating mga niluluto pag mag-aadobo tayo. So yung sistema naman natin na ginawa ngayon pag pagluluto ng adobo, imbis na UFC banana ketchup ay nilagay natin tamis ang hang, is ang nilagay natin is itong yung sobra naming Mang Tomas, no. So nagkaroon ng talagang napakasarap na lasa. Parang yung lasa niya ay talaga may pagka-liver, no, yung lasa niya. Kasi 'di ba, alam naman natin Mang Tomas, iyan ay mayroong atay talaga, 'di ba? So ayun, so luto na yung ating napakasimple at napakasarap na ulam para sa pananghalian. Chicken adobo Mang Tomas flavor. So tignan nyo naman, diba? Napakasimple. Kaya huwag sana kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aming channel para sa mas marami pang mga tipid lutuin tips, ideas na siguradong makakatulong sa ating sambayan ng Pilipino na makatipid at makapag-isip sa kanilang mga pang-araw-araw na lulutuin. So yun, sana nagustuhan yung aming dish for today. Kaya magkita-kita ulit tayo bukas.